Well, I'll be dang. Good day. So today, ipapakita po namin sa inyo kung ano ang tama at simpleng paglalagay ng Canopy Umbrella e-bike cover. So ingat-ingat lang po sa pagbubukas dahil yung una pong bili po namin, di ko akalain, nagunting ko na din po yung windshield plastic cover niya. So ingat po. So basically, ito lang naman po ang laman niya. Ito po yung stick, white stick. Then, ito naman po yung bakal na paglalagyan. And other stuffs like mismong canopy cover niya na po. So, yan po. Try nating i-spread po yung laman niya para makita po natin kung gaano po siya kalaki. So, ang canopy cover po na ito is made of nylon tarp. So, madali naman po siyang linisin. At very durable kasi second time na po namin to, nasira na lang talaga yung una naming nilagay dahil sa wear and tear na dulot ng tagal at hangin. So yan po, medyo mahaba talaga siya pero tamang-tama po yan sa inyong e-bike. Ang e-bike po namin ay 3-wheeled e-bike. So okay na okay po ng paglalagay. So yan po, makikita po natin yung mga pinaglalagyan ng white stick from dulo to dulo. Ito po yung magsisilbing body. O magbibigay ng curve dun mismo sa canopy. Okay, ito po yung napunit ko nung una kong nagupit yung windshield cover. So nakakapanghinayang pero wala na, andun na. And okay, so ito po yung mga paglalagyan po natin ng white stick na sa taas. Okay, then what more? Ito po yung stick, try po nating ilagay para makita po natin kung ano ang kanyang magiging itsura. So, dalawa po yan. Yung first muna ilalagay natin dito. Sa, ito yung backside po. Okay, so easy peasy ang paglalagay. Madali naman siya. Sa ngayon kasi parang okay na yung mga binibentang canopy umbrella kasi almost assembled na siya. Ilalagay mo na lang. Hindi katulad dati na lahat isusuksok mo yung mga white sticks. So ang hirap. Ngayon, mas madali na siya. So yan lang po yung nilagay ko. Ready to install na agad siya. Okay, so lagay natin sa aking e-bike. So yung bakal dito po natin inilagay sa may yung sa may tornilyo po ng brake. So maluwag talaga siya. Pero kapag inilagay na po natin yung canopy, magkakaroon na po siya ng force. Ibig sabihin, hindi nyo kailangang higpitan. Kasi higpit na po siya pag nilagay na po natin yan, canopy. So, eto na po. So, makikita naman po ninyo yung pagsusuksukan. Okay, so, yan lang po. Panoorin lang po natin, ha? Ayan, madali lang. Okay, dito sa bandang part na to sa unahan. So, kakabit lang po natin ang first na lalagyanan sa windshield ng canopy. Okay, yung second part naman. Okay. Okay, so yan po. Kitang-kita nyo, ang dali niya lang pong maisuksok. So, adjust nyo lang po ng konti since first time natin ikakabit, siyempre may konting adjustment. So dito sa part na to, may makikita po tayong stick, extra stick po na nakalagay po dito. So tanggalin po natin yan kasi meron po talaga yung paglalagyan at hindi po dyan sa likod na yan. Dito po yan sa harap. So ayan, para magkaroon ng hugis, yung parang heat cover na, or sun cover sa mata. So yan po yan. Yung nakabagsak na yan, dyan natin ilalagay yung susunod na extra stick na makikita nyo sa bandang looban. So, yan. Slowly, slowly, but surely. Okay, yun. Pumasok na. Okay. So, ayan. Makikita nyo, meron naman siyang lalagyanan doon sa yung white part na yon. Doon natin siya ilalagay. Okay. O, diba? Nagkaroon ng itsura. Kumbaga sa buhok ng tao, nagkaroon siya ng bangs. And second part. Second side, I mean the other side. Ilagay din po natin siya. Okay, so nagkakahugis na ang ating canopy umbrella. Konting-konti na lang.
pwede na tayong lumarga. Okay, that's it. O, diba? Okay, so almost done. Tapos na tayo dito sa front side. Dito naman tayo sa likod. So, dito sa likod, meron kang tatlong pwedeng paglagyan dyan. Depende sa kung paano mo siya gustong ilagay nga. So, pwede dito sa likod, sa likod mo mismo, dun sa basket or sa baba ng basket. So, kami, dito na lang sa baba ng basket, for practical reason, syempre, kapag may naglagay ka ng mga bagay-bagay dyan sa likod, covered pa din siya. Okay, so tali lang natin siya ng maigi para kung sakaling humangin, malalabanan naman niya ang puwersa ng kaunti. Okay, pagtapos naman ay yung kabilang side. Kulit ng aso ko eh, ikot ng ikot. Okay, so okay na, kita niyo naman ha. Maganda ang kinalabasan niya. Okay na okay. So, if you find this video helpful, please like, comment, and subscribe. Hope to see you on our next video po. Bye!